DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nakapagsasalita ka ng ganyan kasi hindi ikaw ang minaltrato. Hindi buhok mo ang halos maubos sa sabunot. Hindi ikaw ang nakaranas tadyakan sa mukha habang natutulog. Halos lumuha ako noon ng dugo dahil sa kaapihan na ramdaman ko. Kaya wag mo akong diktahan. Dahil sa ipinaranas nila sa akin, tumigas ang dibdib ko. Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Lakip ang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Gaano kalalim ang sugat na nililikha sa puso ng mga pisikal na pananakit ng taong dapat ay umaaruga sa atin? At hanggang saan natin dadalhin ang pagkasuklam na mararamdaman natin para sa kanila? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Sabel! Sabel! Nasaan ka bang punyemas ka? Ito po, nasa likod bahay po ako. Nagsasampay po ako ng mga nilabad kong damit. Kahit ano bang ginagawa mong lintika, ha? Pag tinawag kita, dapat narito ka agad sa harap ko, ha? Aray ko po! Aray ko, ha? Huwag kang iiyakit yan. Pahirin mo yan, luha mo. Pahir! Opo, opo! Bumunta ka sa butika dyan sa nilabasan. Ibili mo ako ng gamot sa high blood. Sa itong niseta, ha? Opo, opo. Bilisan mo, ha? Opo! Kami akong sasaka pa sumabit. Kailangan ko nang mainom yan dahil sumasakit na yung bato ko. Naubusan pala ako ng gamot. Hindi ko agad napansin. Sige na! Lakad na! Magpalang ina, nagiging api-api yan.
kapag sinampal at sinabunutan ako ni Tita Nona dahil nasunog ko ng konti ang sinain. Kasi naman, may iniutos din siya sa akin. Nakalimutan ko tuloy na may nakasalang pala ako sinain. Isabel! Ay, sandali lang! Kayo po pala, Tata Monching? Saan ba punta mo ah? Inutusan po ko ni Tita Nona. Bibili po ng gamot niya sa high blood. Kaya sobrang magagalitin yung madrasta mo. Kasi nga, high blood. Kahapon ay narinig ko, sinaktan ka na naman niya. Ayan nga. May maliit pang putok na sa labi mo. Wala naman pang araw na hindi ako sinasaktan ni Tita Nona. Tata Monching. Ginagawa ko naman po ang lahat. Masipag naman po ako sa bahay. Lahat pong trabaho sa amin, ako pong gumagawa. Ang mga anak nila ni Papa, tamad lahat. Pansin ko nga sa tatlong kapatid mo sa ama, si Ferdi lang ang parang may amor sa'yo eh. Itong dalawa, mana sa ina, maldito't maldita. Nung magbakasyon ng papa mo mula sa Saudi, hindi ka ba nagsumbong? Naku, hindi ko po pwedeng gawin yun. Bakit hindi? Baka po, hindi po ako paniwalaan yung papa. Kasi po, pag nagbabakasyon si papa dito sa Pilipinas, mabait naman po sa akin si Tita Nona. Pero pag nasa abroad na po ulit si papa, malupit na naman po siya sa akin. Napaka-ipokrita talaga ng nonang yan. Sige na. Bilisan mo. Baka mainip ang demonyitang madrasta mo. Baka masabunutan ka na naman. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ganito na lang ang naging buhay ko. Tagalaba, tagahugas ng mga plato pagkatapos nung kumain. Mabuti na lang may produktong katulad ng Pride Powder at Smart Dishwashing Gel. Dahil sa mga ito, medyo gumagaan ang mga trabaho ko dito. Pero para na akong katulong sa bahay na to. Isabel! Po! Naguhugas po ako ng mga plato! Bakit po? Yung medyas na puti raw ni Iris! Hindi niya makita! Ay, nandun lang po yung sa drawer niya! Doon ko lang po inilagay! Ay, Lintek! Punta ka rito! Ikaw ang magganap! Bilisan mo at malalaitan sa school ang mga anak ko! Opo, nandiyan na po! Aba, ayun si Nona. Nagmamadali. Sigurado sa sugala na naman ang punta ng babaeng ito. Patawarin ako ng Diyos, pero asar-asar ako sa kanya. Malupit siyang madrasta. Palibasa, anak ni Fred sa unang asawa nito si Isabel. Pakiramdam siguro ni Nona, karibal pa rin niya ang anak ng unang asawa ng kanyang kinakasama. Diba? Cellphone ko ba ang kumikiriring? Oo nga. Akin nga. Hello? Hello, Itay. Si Carol po ito. Alam kong ikaw. Lumabas ang pangalan mo din sa monitor ng aking cellphone. Ano na? Bakit hindi na kayo bumalik dito sa Maynila? Itay, masarap po pala ang buhay dito sa probinsya ng Manugang ninyo eh. Napag-usapan ho namin mag-asawa, dito na lang ho kami titira. Paano yung bahay nyo din eh? Yun na nga po. Ang usapan po namin ni Delphine, ibebenta na lang namin yon.
Tapos, dito na lang din kayo sa probinsya. Mas presko at sariwa ang hangin dito. Sariwa ho, pati mga gulay. Sa totoo lang, ako'y nagsasawa na rin sa buhay Maynila. Gusto ko ang ideya mo, anak. Matutuwa po si Delphine pag sinabi kong gusto niyo na rin sumama sa amin. Ay, sige. Paluwasin mo si Delphine, ano? Para maasikaso ang pagbibenta ng bahay niyo dito sa Esquatro Seria. Salamat naman at payag ang itay mo na sumama sa atin dito sa Cagayan, Carol. Tubong probinsya rin ng itay, Delphine. At yung mga laking probinsya, pag nagkaedad ang mga yan, nako, gugustuhin rin nila bumalik na sa probinsya. Ako na lang ang luluwas para ihanap ng bayan ang bahay natin doon sa squatter. Magkano kaya mabebenta yon? Pepresyohan ko ng 400,000. Maayos na rin kasi yun eh. Up and down at konkreto. Hindi pa nga lang masyadong finished. Kapag tinawanan ng 300, bibigay ko na. Aba sige, maipupuhunan din natin yun dito sa iniisip mong maliit na babuyan. Nagsawa na rin ako sa buhay sa Maynila. Dito, mas magiging tahimik ang buhay natin. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Halika nga rito, tonta. Ha? Sobra kang bobo! Napakatanga mo! Nakalbuhin mo! Naman na po, dito doon. Ang sakit naman po eh. Maawa na kayo sa akin. Kung di ka ba naman tanga? Kita mo na naka-charge yung cellphone ko. Bakit mo tinanggal? Hindi naman po ako nagtanggal, Tita Nona. At sino? Pagbibintangan mo mga anak ko? Ha? Mga anak ko ituturo mo? Ha? Ah! Ha? Hindi ka lang tanga. Sinungaling ka pa. Ah, tama na po. Palawa niyo, tama na po. Ano po, itay? Kawang ka ng Diyos. Ano ba nangyari doon sa buyer nitong bahay nyo, ha? Nagkasundo ba kayo? Gusto ko sana nung kausap ko, kaso kulang hong pera niya eh. Kung papayag daw ho ako, magdadown muna siya ng 200,000. Saka na lang daw yung 100,000. Bako! Mahirap yung ganon. Yun na nga hong naisip ko, kaya hindi ako pumayag. Ang layo ho ng Cagayan Valley para magpabalik-balik ako dito para maningil. Kung talagang interesado sa dito sa bahay nyo, gagawa yun ng paraan. Magdedelehensya yun para mahusto ang pambayad niya sa'yo. Saka may iba pa naman hong tumitingin, kaya okay lang. Habang narito ka sa Maynila, sino ang kasama ng asawa mo sa bahay? Wala ho kayong dapat ipaglala, itay. Kahit nag-iisa doon si Carol, hindi siya maano ron. Isa pa ho, nandun yung pamangking ko si Joseph. Nagbilin ho ako sa kanya na habang narito ako sa Maynila, sa gabi sasamahan niya ron ang Auntie Carol niya. Alam mo, gusto ko na rin makaalis sa lugar na ito eh. Mahahigh blood ako din eh. Bakit naman ho? Naasaran ko sa ugali ng kapitbahay natin si Nola. Tumataas ang presyo ng dugo ko pag naririnig kong binubugbog niya si Isabel. Hindi na siya naawa doon sa bata. Ginawa lang nga nilang alilang mag-iina. Madalas pa niyang sakta. Huwag ko kayong masyadong maasar. Makukonsumi lang kayo. Yan naman hong ganyang kalupitan sa kapwa. May karma ho yan. Makakarma rin ho ang nonang yon.
Isabel! 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 Nako, lintik ang bata ka! Basa sa bunutan na naman kita eh! Asan ka ba? Kanina pa kita tinatawag dyan! Isabel! Saan kaya itong gagang batang to? Siguro natutulog pang maldita. Neto, oo. Pupuntaan ko siya sa kanyang kwarto. Tatadyakan ko siya sa mukha pag inabutan ko nakahilata pa rin siya sa higaan. Isabel! Hoy, tangali na! Natutulog ka pa rin! Aba, wala siya rito. Oh, wala rin dito ang kanyang mga damit. Transtadang bata! Gaga talaga! Naglayas ang walang niya! Sa paglalayas ni Isabel, saan siya dadalhin ng kanyang kapalaran? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkay o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. DZRH, member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Nakapagsasalita ka ng ganyan kasi hindi ikaw ang minautrato. Hindi buhok mo ang halos maubos sa sabunot. Hindi ikaw ang nakaranas tadyakan sa mukha habang natutulog. Halos lumuha ako noon ng dugo dahil sa kaapirahan na ramdaman ko. Kaya wag mo akong diktahan! Dahil sa ipinaranas nila sa akin, tumigas ang dibdib ko. Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas! May Pangako ang Bukas! Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Walang Sisibol na Kapatawaran
sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Oh, Fred, hello. Buti naman tumawag ka. Ako nga sana ang tatawag sa iyo eh. Eh, paano? May problema. Itong anak mo, hindi ko malaman kung ano bang masamang nagawa ko. Oh, gigisingin ko sana kaninang umaga para kumain. Pagpasok ko sa kwarto niya, abay, wala na siya. Kung saan-saan ako nagtanong, Fred. Kasi nga, nag-aalala ako. Alam mo naman, napamahal na sa akin ang batang yun. Kahit nga sabihin pang anak mo siya sa namatay mong asawa. Eh, hindi ko maalam. Abay, mahalay mo, kahit 15 anyos lang siya, eh, baka may boyfriend na at baka nakipagtanan. Oo, Fred. Tatawagan kita agad kung ano mangyayari sa paghahanap ko. Sige, bye na. Oo, tatawagan kita agad kung ano man ang balita. Oh, ayan, pare. 50 square meter ang luwang na loteng ito, wall to wall. Sinakop ko ng buong lote nang patayuan ko ng bahay. Ang salas naka-tiles, pero ang flooring sa kusina, linoleum lang ang nakalatag. Pero naka-tiles din ang lababo't banyo. O, hindi ba pwedeng mabawasan ng 300, Mandelpi? Eh, tapat na yun eh. Baka naman pwede makatawa? Hindi nga pwede, tapat na yun. Squatters area nga ito, pero awarded ng mga lote rito. Yung papel na ibinigay ng Housing Authority, ibibigay ko rin sa iyo pagka nagkasundo tayo. O ano, payag ka? Oo, sige na nga. O tayo naman sa bangko, doon tayo magbayaran. Mang Monching, aalis na ho pala kayo sa bahay na yan? Eh, oo, Nona. Nagdesisyon ang anak ko at ang manugang ko si Delphine na ibenta na nila ang kanilang bahay. Nagkabayaran na. Eh, kaming magbiyanan eh, magbabiyahin na bukas papuntang Cagayan. Doon na kami titira. Ay, mawawala na pala kami ng isang mabait na kapitbahay. Ako, eh kami naman eh, paalis na. Baka hindi na ulit tayo magkita, pero gusto kong paalalahanan ka. Aho? Tungkol saan? Eh, kung sakaling babalik pa sa bahay niyo si Isabel, abay, tratuhin mo naman ng maayos yung bata. Lagi mo na lang sinasaktan. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ulila na nga sa ina. Minamaltrato mo pa. Ay, sige. Maiiwan na kita. Buisit. Intik na matanda ito. Masyadong pakialamero. Hunghang. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aling Carol, ako na po maghuhugas ng mga pinggan. Ako na po dyan. Sige, ikaw na nga dito dahil napagod na ako sa pagluluto. Opo. O, etong smart dishwashing gel. Gumamit ka nito para madaling matanggal ang sebo. Siya nga pala ha. Kung desidido kang dito ka na talaga sa puder namin, hindi kaya mas maganda kung Inay Carol na lang ang itawag mo sa akin? Ah,
Sige po. Gusto ko po yun, Inay Carol. Hindi ka na kaya masundan ng madrasta mo dito sa Cagayan, ha? Kahit po masundan niya ako dito, hindi na po ako sasama sa kanya. Tsaka hindi na po niya malalaman na narito ko. At tiyak naman pong hindi sasabihin sa kanya ni Lolo Monching na siya ang nagsabi sa akin na dito ako pumunta sa inyo. Siya rin po ang nagbigay sa akin ng pamasahe sa bus. Tinawagan din ako ni Itay nung araw na darating ka dito sa Cagayan. Sabi niya, abangan daw kita sa bus terminal. Naawa po siguro sa akin si Lolo Monching. Oo. Kasi naririnig niya pag sinasaktan ako ni Tita Nona. Siya, huwag ka nang iiyak. Hayaan mo, dito'y ituturing ka naming tunay na anak. May barangay high school na malapit dito. Mag-aaral ka. Dito, walang mang-aapi sa'yo. Delphi, yung bang perang napagbentahan mo sa bahay eh? Dala-dala mo ngayon? Cash? Sa banko ho kami nagbayaran, Itay. Diniposit ko kagad sa bank account namin ni Carol. Doon ko nalang huwibidrohin pagdating natin sa Cagayan. Mabuti naman. Delikado kasi. Kung may dala kang malaking halaga ng pera. Siya nga ho pala, Itay. Naalala ko. Kahapon ho nakita kong kinausap kayo ni Nona. Nagtanong ko ba sa inyo kung tungkol kay Isabel? Hindi naman siya nagtanong. Pinangaralan ko pa nga Sabi ko, sakaling magkikita pa ulit sila ni Isabel, abay tratuhin niya ng maayos. Wala ho siyang kamalay-malay na kayong nagbigay ng pamasahe sa anak-anakan niya at kayo rin ang naghatid sa bus terminal. Naaawa na kasi ako kay Isabel. Lagi nalang sinasabunutan, sinasampal. Kaya nang magsabi sa akin yung bata na maglalayas na lang daw siya, naisip ko na doon na lang siya papuntahin sa inyong probinsya. Baka kasi mapahamak siya lalo kung sa ibang lugar mapupunta. Mapasalamat nga ho ako at doon sa Cagayan nyo naisip ang papuntahin ng bata nyo. Hindi ho namin kayo nabigyan ni Carol ng apo. Kaya itong si Isabel, ituturing ko namin siyang tunay na anak. Auntie Carol, pinadala po kayo ni nanay ng... May ibang tao pala. Pamangkin ka ni Inay Carol? Ikaw siguro yung Joseph. Tama. Ako nga. Pamangkin ako ni Uncle Delphine. Halika, pasok ka. Ako naman si Isabel. Joseph, ikaw pala. Kilala mo na ba si Isabel? Ngayon pa lang ho kami nagkakilala, Auntie Carol. Simula ngayon, dito na siya titira. At dito na rin siya mag-aaral. Sayang nga lang at hindi na kayo magiging magkaklase. Anong hirit ka na ba sa susunod na bukas na ng klase, Joseph? 4th year high school na po, Auntie. Ikaw, Isabel, anong iya ka na pagpasok mo? Aha. Kwan kasi, matagal ako napahinto ng pag-aaral. Magpo-first year pa lang ako. Di bale, kakahabol ka rin. Ang importante, mag-aaral ka. Siya nga po pala, Auntie. Heto po, oh. Pinadalan kayo ng nanay ko ng ginataang sitaw at kalabasa. Ay, sabihin mo sa nanay mo, salamat ha. Tamang-tama. Ngayon ang dating ng uncle mo galing Maynila. Kasamang tatay ko. Magugustuhan nila ito. Sige po. Tutuloy na po ako. O siya, sige. Ingat ka. Isabel. Sige. Alam mo, Isabel, mabait ang pamangkin na yun ng asawa ko. Pag nag-aral ka na, may mahihingan ka na ng tulong sa paggawa ng mga assignment.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Isabel, hindi ka ba nagsisisi na pinapunta kita dito sa Cagayan? May mahirap ang buhay din eh. Tulad ngayon, narito ka sa bukid at tumutulong ng pagtatanggal ng mga damo sa gitna ng mga pananim. Masaya po ako dito, Lola Monching. Hindi mo ba namimiss ang buhay, Manila? Sino po ang makakamiss sa sabunot at sampal na lagi ko natatanggap mula kay Tita Nona? Eh, oo nga. Hindi ko maintindihan ang madrasta mo yun. Bakit napakalupit sa'yo? Sabi po ni Nanay Carol, pag-aaralin daw po nila ako. Eh, sinabi ko rin yan sa kanila. Sabi ko, may barangay high school naman dito sa Nayon. Dapat ka ako makatapos ka kahit high school man lang. At kung suswertihin, eh, baka pati hanggang college. Magpapakabait po ako sa poder ng anak at manugang ninyo. Gagawin ko po ang lahat para hindi ako maging pabigat sa kanila, para matuwa po sila sa akin. Eh, ngayon palang masaya na silang naging anak-anak ang kanila. Ang problema, baka pagbalik ng tatay mo galing Saudi, eh baka hanapin ka. Hindi na po ako papayag na ibabalik niya ako sa Maynila. Hindi na po ako babalik sa malaimpyernong pinanggalingan ko. Alam mo, Delphine, kailan lang natin nakasama si Isabel, pero napamahal na agad siya sa akin. Magaan din ang loob ko sa batang yan, Carol. Pakiramdam ko, anak natin siya. At saka si Itay. Nakikita ko, giliw na giliw siya kay Isabel eh. Kung ituring niya, parang tunay niyang apo. Ang iniisip ko lang eh, pag dumating galing sa Saudi si Fred, eh, hindi kaya niya hanapin ang anak niya? Eh, hindi niya alam narito sa Cagayan si Isabel. Eh, anong malay mo kung may nakakitang sumakay si Isabel ng bus papunta dito sa Cagayan? Halimbawa nga malaman ni Fred na narito ang anak niya at sunduin niya rito, si Isabel nang bahalang magdesisyon. Malaki na siya at may kakayahan na siya magpasya para sa sarili niya. Hindi pa man nangyayari. Nalulungkot na agad ako, Delphine. Carol. Mahal ko na si Isabel. Ayoko na mapalayo pa siya sa atin. Hoy! Magsigising kayo! Tulungan niyo ako dito sa kusina ba? Wala na si Isabel! Wala na tayong katulong! Magsigising kayo! Upo! Ang baka sa pakil kita dyan. Ano nakakainis ang sinasabi mo? Hindi na kayo pwede magsenyorita. Wala na kayo mauutusan pa. Oh, Bintek, kung kailan nagmamadali, oo. Saka pa may tatawag sa cellphone. Hello? Oh, sino ito? Ah, kasamahan ka ng asawa ko. Yan, sa Saudi? Bakit? Ano nangyari kay Fred? Ha? Magsalita ka! Ano nangyari sa kanya? Ano? Hindi totoo yan! Ma? Hindi totoo yan! Ma, bakit? Ano nangyari? Ang baba niyo! Nasunog daw at tinuturoy ang bilan ng papa niyo sa Saudi. At isa siya sa mga trabahador na hindi nakalabas. Wala na ang papa niyo! Oh.
Ano ang kapalarang naghihintay kay Isabel sa itinuturing niyang bagong pamilya? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Susan Robles, Olive Madrideos, Bobby Cruz, Phil Cruz, Dante Castro, at si Chiquit Amor sa papel na Isabel. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panunat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging batot ng kanilang kalupitan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Nakapagsasalita ka ng ganyan kasi hindi ikaw ang minautrato. Hindi buhok mo ang halos maubos sa sabunot. Hindi ikaw ang nakaranas tadyakan sa mukha habang natutulog. Halos lumuha ako noon ng dugo dahil sa kaapirahan na ramdaman ko. Kaya huwag mo kong diktahan! Dahil sa ipinaranas nila sa akin, tumigas ang dibdib ko. Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikatlong kabanata
ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Walang Sisibol na Kapatawaran sa Pusong Pinaging Bato ng Kanilang Kalupitan. Dito pa rin, sa ating natatanging doon na May Pangako ang bukas. Isabel, nagugutom ka na ba? Ay, hindi pa po, Inay Carol. Pinanonood ko lang po yung ginagawa ninyo. Gusto ko kasi matuto kung paano pagluluto ng pinakbet. Madali lang ito. Paborito ito ng Itay Delphine mo eh. Uh-huh. Ay, siya nga pala. Kinausap na ng Itay Delphine mo yung isang teacher dyan sa Barangay High School. Ako? Oo. Sinabi niya na ang dala mo lang yung elementary report card. Eh, pwede na raw yun sa pag-enroll mo. Ang school na raw makikipag-usap sa school na pinanggalingan mo. Salamat po. Kung hindi po ako umalis sa poder ni Tita Nona, hindi na po siguro ulit ako makakatuntong ng eskwelahan. Ipagdasal mong maging maganda ang ating pagbababuyan, pati ng maliit na tindahan natin. Pag maluwag tayo, hindi lang high school ang gusto naming matapos mo. Gusto rin naming makapagtapos ka ng college. Salamat po. Ang bait niyo po sa akin. Huwag ka nang iiyak. Ano ka ba? Nakakaiyak po kasi. Hindi ko naman po kayo kadugo. Pero minahal ninyo ko. Si Tita Nona po, pangalawang asawa siya ng tatay ko. Dapat maging pangalawang ina ko siya. Pero pinagmalupitan niya ako. Siya, tama. Palarin lang tayo. Dito sa poder namin, gaganda ang buhay mo. Ipinapangako ko yan sa'yo. Napapansin ko tuwing hapon, narito kayo sa kubo sa harap ng bahay. Parang lagi kayong nag-iisip. May problema po ba kayo? Wala. Wala akong problema. Naninibago ho ako sa inyo pag lagi kayong tahimik. May naiisip lang ako. Gaya ho ng ano? Gaya lang yung bagang... Naalala ko ngayon, nung umalis ako noon sa aming bayan, sa Bicol. Mm-hmm. Kabataan pa ako noon. Nakipagsabalaran ako sa Maynila. At awa ng Diyos eh, naging maayos naman. Nakilala ko ang aking naging asawa na, yun nga, naging ina ng asawa mo. Sa Maynila na ako tinubuan ng puting buhok. At ang puting buhok na yun ay wala na rin. Doon na rin binawian ng buhay ang asawa ko. At ngayon, sa dapit hapon ng aking buhay, narito naman ako sa inyong probinsya. Tuwing hapon, tinatanong ko ang paglubog ng araw. Sino mag-aakala na ang isang Bicolano ay dito lulubugan ng araw sa malayong probinsya sa Norte, dito sa Cagayan? Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Matagal pa po tayong magkakasama-sama.
Delphine. Walang immortal na tao. 87 taong gulang na ako. Nung isama niyo akong mag-asawa dito sa Cagayan, ako'y 69 anos lang. Halos 20 taon na rin pala ako dito. Eh, kami nga ho ni Carol, eto nga ho. May mga puti na rin ang buhok namin. Pero, ang isang kinatutuwa ko sa pagtira ko dito, masasabi kong ako'y naging bahagi sa pag-akay sa isang tao para mapabuti ang buhay. Si Isabel, itinuring ko siyang apo at itinuring naman niyo siyang anak. Dito na siya nakapag-asawa. Oo nga po. At pamangkin ko pang buong naging mister niya, si Joseph. Si Isabel, siya ay isang patunay na isang taong nasa kaawa-awang kalagayan ay may pag-asa pang magkaroon ng magandang buhay. Kung sa kanya'y may mag-aabot ng kamay. At tayo yun. Tayo ang tumulong sa kanya. Nailigtas natin siya sa kamay ng isang malupit na madrasta. Eh, hindi na ho siguro naaalala ni Isabel ang masakit na bahaging yon ng kanyang karanasan ni Tay. Masaya na ho siya sa piling ng kanyang asawa at anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Joseph, di ka na, kakain na tayo. Ang anak natin, hindi ba sasabay sa pagkain natin? Nakatulog si Aya eh. Mamaya na lang siya. Oh, eh bakit inaamoy mo pang kutsara, Tinidor? Eh, nung kasing kumain ako kahapon dun sa kantin ng kumpanya. Amoy sabon ang kubyertos eh, pati baso. Ay, kahit kailan, hindi nag-aboy sabon ang mga gamit natin sa pagkain. Kasi, smart dishwashing liquid lagi ang gamit ko. Mabula at amoy malinis ang mga inuhugasang plato. Oh, etong kanin. Ay, salamat. Ulam. Favorite mo yan, adobong may liver spread. Ayun na. Wow, sarap na. Siya nga pala, may good news ako. Pero parang bad news din. Ano? Ano kaya yun? Good news na bad news? Ano ba yun? Ang good news, na-promote ako. Wow! Congrats! Ang galing talaga na mister ko. Mamaya, may premyo ka sa akin. Hmm? Maliligo ako. Gusto ko yan. Pero teka, ang bad news. Ano? Baka raw i-transfer din ako sa head office namin sa Makati. Ha? Huh? Alam mo, sa totoo lang, ayoko nung umalis dito sa Cagayan. Ayokong iwan si Nainay Carol at Itay Delphine. At saka si Lolo Monching. Ay, ala tayong magagawa. Ganun talaga. Sige. Parte na ang promotion mo yun eh. Babot nga yung tubig. Ayan. Pututul ako. Parang pinipigilan ko na rin ang pag-asenso mo sa inyong kumpanya.
Tama ka, Isabel. Malungkot nga sa amin ang Tatay Delphine mo na mapapalayo pala kayong mag-anak. Pati ako, malulungkot din ako, Isabel. Pero hindi namin kayo pipigilan. Kung saan dinadala ng kapalaran ng asawa mo, suportahan mo. Tama ang lolo mo, Isabel. Ayoko po sana talagang mapalayo sa inyo. Lalo na po sa inyo, Lolo Monchi. Huwag mo akong alalahanin, Isabel. Kayo po ang naging daan para makaalis ako sa impyerno ng buhay ko sa piling ni Tita Nona. Dito minahal ninyo ako. Parang tunay na apo. At kayo rin po, inay ka. Masasanay din tayo. Tama ang inay mo. Masasanay ka rin, Isabel. At sa akin din, dapat masanay ka nang hindi mo ako nakikita. Kasi matanda na ako. Sino makapagsasabi? Baka isang umaga, hindi na ako magising. Lolo, munching naman! Magbuhay yung magsalita ng ganyan. Ba, ang higpit ng yakap mo sa akin. Huwag kang umiyak, Isabel. Sinabi ko lang ang isang katotohanan na tiyak na darating. Kung mangyari man po yun, ang gusto ko po sana, nasa tabi ninyo ako para paulit-ulit kong maibubulong sa inyo ang walang katapusan kong pasasalamat. Hindi na kailangan. Dama ko ang minahal mo rin ako bilang tunay na lolo mo. Sapat na yon. Sapat mong pasasalamat yun. Tama na nga yan. Nag-iiyakan na tayo eh. Wala pa naman yung pinag-uusapan ninyo. Kilolo kasi. Nakakainis. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pagdating natin sa Maynila, Isabel, nakahanda na ang townhouse na lilipatan natin. Pagmamayari ng kumpanya nyo yung townhouse na yun? Oo. Part ng promosyong ibinigay sa akin ang pagkakaroon ng libreng bahay. Pero sa kanila pa rin yun. Sakaling malipat uli ako ng ibang branch, ibang company employee naman ang titira. Sana maganda yung lugar, no? At sana may malapit na school para kay Aya. Ay, siya nga pala, si Aya. Ayun, tulog na tulog sa backseat nitong kotse. Yakap yung favorite niya stuffed toy. Siguro. May malapit na school doon. Isa pa. Ano ba problema kahit malayo ang school na mapapasukan ni Aya? May school bus naman. Kung sa bagay. Ang tagal mong hindi nakabalik sa Maynila, no? Ilang years nga? Halos 20 taon. 20 years? Tagal doon ah. Pero ngayong doon ka na ulit titira sa Maynila, may plano ka bang makipagkita sa mga kapatid mo sa ama? Iba na lang ang pag-usapan natin, Joseph. Wag na sila. Oh, ibig mo sabihin hanggang ngayon, galit ka pa rin sa kanila? Ang sabi ko, wag natin sila pag-usapan. Hindi ko na sila gustong maalala pa. Delphine, ba't parang wala kang ganang kumain? Konti lang nabawas sa kanin na iniligay ko sa pinggan mo.
Naalala ko si na Isabel, Carol. Lalo ng apo nating si Aya. Namimiss ko sila. Ay, sinasabi ko na nga ba. Pareho lang tayo. Palibasa, itinuring talaga nating parang tunay na anak si Isabel. Nakakapanibagong naroon sila sa malayo. Naalala ko pa kapag narito sa bahay natin ang mag-anak. Napakagulo ni Aya. Takbo ng takbo dyan sa harap ng bahay natin at hinahabol ang mga manok na nagsisigala. Eh, wala tayong magagawa. Sabi nga ng itay, kung minsan daw, pinaglalayo-layo ng tagumpay ng isa ang isang pamilya. Ano ko kaya mabebenta tong mga plastic-plastic at ilang piraso ng karton na napulot ko? Ay, hindi na pa humahapdi ang tiyan ko. Pag nabayaran sa junk shop tong konting kalakal ko, bibili na lang ako ng tinapay at iinom ng tubig na mainit. Tama na yun. Sapit ng gabi, tatabingan ko naman ng cellophane tong kariton. Dito na rin ako matutulog. Sino bang mag-aakala na sasapitin ko ang ganitong klase ng buhay? Alin na? Ito ang ilang buti ng gino sa inyo na lang. Ay, Bojok, ay sige, salamat ha. Dati, lagi akong maraming pera. Buwan-buwan may tinatanggap akong padala ng asawa ko galing Saudi. Pero mula na mamatay si Fred, doon na rin nagsimula magkawindang-windang ang buhay ko. Ang dating mataray at walang pusong madrasta, ngayon ay isa ng sakiting namumulot ng basura. Muli pa kayang mag-cruise ang landas ni Nona at Isabel? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Susan Robles, Olive Madrideos, Bobby Cruz, Phil Cruz, Dante Castro, at si Chiquit Amor sa papel na Isabel. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga lalalabi pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas.
PRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nakapagsasalita ka ng ganyan kasi hindi ikaw ang minautrato. Hindi buhok mo ang halos maubos sa sabunot. Hindi ikaw ang nakaranas tadyakan sa mukha habang natutulog. Halos lumuha ako noon ng dugo dahil sa kaapihan na ramdaman ko. Kaya wag mo akong diktahan! Dahil sa ipinaranas nila sa akin, tumigas ang dibdib ko. Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-apat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May pangako ang bukas. Aya! Oh, nariyan ni school bus nyo. Oh, isakbat mo mabuti itong backpack mo. Oh, mami. Oh, kiss na kay mami. Mm-hmm. Bye, anak. Ingat ka. Opo. Ay, salamat. At malapit lang ang school dito sa townhouse na nilipatan namin dito sa Maynila. At nakausap ko mga teacher ng anak ko. Mababait naman. Pero hindi pa rin ako nasasanay. Ilang buwan na kami nakalipat dito sa Maynila, pero ang isip ko, lagi pa rin naroroon sa probinsya. Kina Inay Carol at Itay Delphine. Lalo na kay Lola Monching. Miss na miss ko na silang tatlo. Tatlong complimentary ticket na ibinigay sa akin, Isabel. Kaya sa linggo, pwede tayong mamasyal sa Star City. Oh, talaga, Joseph? Mag-i-Star City tayo? Oo.
Kasi pansin ko parang nabubore ka rito eh. Lagi ko lang kasi naaalala si na Lolo Monching at saka si na Inay Carol at Itay Delphine. Wala ka kasing pamilya dito sa Maynila. Ay, oo nga pala. Ano kaya kung puntahan mong pamilya mo rito sa Maynila? Malapit lang dito yung squatters area ang tiniran mo dati. Pwede kita samahan. Ayan ka na naman eh. Siningit mo na naman ang topic na yan. Di ba ilang beses ko na sinabi sa'yo na ayaw ko silang pag-usapan? Sabel, kalimutan mo na ang galit na nararamdaman mo. Mabigat dalhin yan. Maniwala ka sa akin. Joseph! Makiusap naman! Alam mo, may nabasa akong isang quotation eh. Ang sabi, when there's an anger, there's always pain underneath. Ibig sabihin, hanggat hindi mo tinatanggal ang galit mo, lagi at lagi ka pa ring masasaktan. Maraming beses ako nasaktan noon. Mental at physical. May sabunot, may sampal, may masasakit na salita. May mga pang-insulto pa. Kaya pwede ba tama na? Ay, kung galit ka sa stepmother mo, at least makipagkita ka naman sa tatay mo. Galit din ako sa kanya. Kinonsente niya ang pagmamaltrato sa akin ng pangalawa niyang asawa. Isa pa, hinanap ba niya ako nung pumunta ako sa Cagayan? Huwag mo nang alalahanin ang mga kasalanan nila sa'yo. Ang importante, matuto kang magpatawad para lumuwag na ang dibdib mo. Nakapagsasalita ka ng ganyan kasi hindi ikaw ang minaltrato. Hindi buhok mo halos maubos sa sabunot. Hindi ikaw ang nakaranas na diyakan sa mukha habang natutulog. Halos lumuha ako noon ng dugo dahil sa kapehang naramdaman ko. Kaya wag mo akong diktahan. Dahil sa ipinaranas nila sa akin, tumigas na ang dibdib ko. Kayo wala sisiwa na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan! Walang ulap. Mukhang uulan na. O saan kaya ako pwedeng sumilong? Narito ako sa highway. Sana naman makakita ako ng waiting shed. O kahit anong may atip na masisilong nung to. Pag inabutan ako ng ulan, baka lagnatin na naman ako. Oh! Ah, aba! May basyo ng plastic na pinag-inuman ng soft drink. Ay, kaso nasa gitna ng kalsada. Ay, teka. Tichempo ako. Kukunin ko yung boteng plastic. Sayang din yon. Ah, ayan. Tatakbuhin ko. Ah! Kotse! Basta sa kalsada ko! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lola? Lola? Nasaktan mo ba kayo? Hindi naman. Salamat na lang nakapagpreno ka. Akala ko mamamatay na ako. Nanervous din ho ako sa inyo eh. Bakit naman kasi bigla kayong pumagitna sa kalye? Pupulutin ko lang sana yung boteng plastic na yun, nasa gitna. Sir, pasensya na po ha. Oo, okay lang ho. Ako na ho ang kukuha sa bote. Eto na ho yung boteng muntik nyo ng pagbubisa ng buhay. Maraming salamat. Sandali ho. Ito ho. Kunin niyo tong 200.
200. Opo. Ibibigay mo sa akin. Opo. Sige na po. Binubusinahan po tayo ng ibang motorista eh. Tumabi na ho kayo. At huwag po kayong ulit biglang gigit na sa kalye, ha? Ay, Ay, maraming salamat, Anne! Sige po! Nakakaawa naman ang matandang yun. Munti ko na siyang mapuntun. Ako, tama-tama. Merong kalindirya din eh. Ale! Pagbilan nga ng kanin. Balot, ha? Ilang takal ho ng kanin, Lola? Eh, isa lang. Saka isang, yun, pritong isda. Eh, pwede ba pahingin lang ng sabaw? Ha? O, pahingin raw ng sabaw si Lola. Salamat. Kailang ulit masasayaran ng kanin at ulam ang dyan ko. Salamat sa lalaking yun. Binigyan niya ako ng 200. Dahil doon sa pera niya, eh makakakain ako ngayon ng maayos na hapunan. Joseph, pasensya ka na sa pagtataas ko ng boses sa'yo kahapon, ha? Sorry. Nadala ko ng emosyon ko, eh. Wala yun, Isabel. Naiintindihan kita. Salamat. Pero sana, wag mo na ulit pabanggitin na tungkol sa dating pamilya ko. Dahil hindi ko na sila pamilya ngayon. Kayo na ngayon ni Aya ang pamilya ko. At sina Inay Carol at Itay Delphine at saka si Lolo Monching. Naisip ko kasi ikaw din ang mahihirapan kapag lagi kang may kimkim na galit. Hayaan mo na lang ako. Alam mo bang ang nanay at tatay ko matagal din nagkahiwalay? Nung dumating ka nun sa Cagayan, kapag babalikan lang nila, nang babae kasi si Papa eh. Kaya nagalit sa kanya si Mama. Pero bandang huli, iniwan din ni Papa yung babae niya at bumalik siya kay Mama. Hindi agad siya napatawad ang Mama ko. Pero iyak naman ang iyak ang Mama ko. Ibig sabihin, si Mama rin ang nahirapan sa paninigis niya kay Papa. Kaya pinayuhan si Mama ng tatay niya, ng lolo ko. Magpatawad daw ito nang gumaan ang dibdib. Yun lang naman ang gusto ko mangyari sa iyo eh. Yung gumaan ang dibdib mo. Masyadong malalim ang galit ko sa kanila. Pwede na ako mamatay nang hindi ko sila nakikita. Kita mo na? Yung ganyang salita mo, patunay lang yan na may daladala kang bigat at pait sa dibdib mo. Masisisi mo pa ako. Hindi kita pipilitin. Pero pag-isipan mo rin. Pag nagpatawad ka, ikaw rin ang makalalaya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mommy, nag-ringing po ang cellphone nyo. Ay, naku, thank you anak. Dinala mo pa dito ang cellphone ko. Akin na, sasagutin ko.
Hello? Inay Carol? Isabel, umuwi muna kayo dito sa Cagayan. Bakit po? Anong nangyari dyan? Ang lolo Monching mo mahina na. Tinatawag ang pangalan mo. Sige po, Inay Carol. Uuwi agad kami. Sabihin niyo kay Lola Monching, bukas na bukas din, nandiyan kami! Isabel, relax lang. Kalmahin mo ang sarili mo. Sana abutan pa natin buhay si Lolo Monching, Joseph. Gusto kong mayakap ko malang siya bago niya higit din ang kanyang huling hininga. Sandali lang naman ang biyahe natin eh. Nakakondisyon naman itong kotse. Bukas ng madaling araw, naroon na tayo sa Cagayan. Darating ba si Isabel? At ang hapo ko sa tuhod na si Aya? Opo, itay. Darating daw sila. Tinawagan po ni Carol si Isabel kahapon. Carol! Itay, narito lang po ako sa tabi ninyo. Tawagan mo ulit si Isabel. Sabihin mo, gusto lang magpaalam sa kanya. Itay, paparating na po sila. Kanina lang po nag-text na siya. Malapit na raw po sila. Lolo Monching! Salamat. Dumating ka na. Hinintay talaga kita. Natatandaan ko yung sinabi mo. Nang gusto mo ka, dumating na ang sandali. Ang gusto mo eh. Narito ka sa tabi ko. Lolo Monching, huwag po muna kayong aalis. Huwag po. Huwag muna. Lahat ay darating sa katapusan. Nararamdaman ko na. Huwag po. Nagpapasalamat ako dahil kahit tayo magkatugo ay naramdaman ko. Minahal mo ako bilang tunay na lolo. Kasi po minahal niyo rin po ako. Kayo po ang naging daan para makatakas ako sa impyerno. Buhay ko. Patawarin mo na siya, Isabel. Para gumaan na rin ang dibdib mo. Para maging kompleto ang kalikayaan mo. Lolo. Tandaan mo, hindi ka makadarama ng kompletong kalikayaan sa buhay kapag may kimtim kang galit sa dibdib mo. Kaya ipangako, makikipagkasundo ka na sa iyong madrasta at sa mga kapatid mo sama, pati sa iyong hamang si Fred. Kung mahal mo ko, mangangako ka sa akin. Sige po. Nangangako po ako. Salamat. Paalam na. Paalam na. Lolo? Lolo Monching? Lolo? Lolo!
Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Makikipagkita na nga kaya si Isabel sa kanyang madrasta na nagmalupit sa kanya? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page nang may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkay o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Susan Robles, Olive Madridejos, Bobby Cruz, Phil Cruz, Dante Castro, at si Chiquit Amor sa papel na Isabel. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butiak. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nakapagsasalita ka ng ganyan kasi hindi ikaw ang minaltrato. Hindi buhok mo ang halos maubos sa sabunot. Hindi ikaw ang nakaranas tadyakan sa mukha habang natutulog. Halos lumuha ako noon ng dugo dahil sa kaapihan na ramdaman ko. Kaya wag mo akong diktahan. Dahil sa ipinaranas nila sa akin, tumigas ang dibdib ko. Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata
ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Walang Sisibol na Kapatawaran sa Pusong Pinaging Bato ng Kanilang Kalupitan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Joseph, kadarating lang natin dito sa Maynila, papasok ka na ba agad sa opisina ninyo? Kailangan, Isabel, ha? Isang linggo na akong absence sa trabaho. Kasi, inintay nating mailibing si Lola Monching. Tiyak, tambak na ang paperwork sa office desk ko. Ay, siya nga pala. Mm. Yung pangako mo kay Lola Monching, ha? Tutuparin mo ba yan? Nangako ako. At yun daw pangako sa isang taong mamamatay na dapat tinutupad. Gusto mo, samahan kita? Hindi. Ako na lang. Pag nasundo ng school bus si Aya, pupunta ako sa squatters area. Alam mo, natutuwa ako para sa'yo. Ay, siguro nga. Panahon na rin para sarahan yung isang malungkot na chapter ng buhay ko. At saka aminin ko sa'yo, namimiss ko rin naman si Papa. Ay, kamusta na kaya siya? Yan nga ba sinasabi ko eh. Kung hindi pa sa pakiusap ng isang taong mamamatay na, hindi pa lalambot ang puso mo. Malaki na ipinagbago ng squatters area ng ito. Marami ng bahay na konkreto. Wala na yung dating mga giray-giray na bahay ng bata pa ako. Ah, ito na yung Champaca Street. Bakit hindi ko makita ang dating bahay namin? Ah, ayun. May matandang lalaki. Tatanong na lang ako. Magandang hapon po. Aba. Kayo ho ba si Mang Pilo? Ay, ako nga, Ineng. Sino ka ba? Bakit mo ako kilala? Mang Pilo, ako po si Isabel. Yun pong anak ni Fred. Yun pong nagsa-Saudi. Ah, ikaw yung dalagitang inaapi-api noon ni Nona. Ako nga po. Aba, eh, mukhang umasenso ka. Mukhang mayaman ka na. Ay, hindi naman po. Nakakaraos lang po. Napasyal po ako para kumustahin po ang papa ko. Bakit hindi ko humakita ang bahay namin dati? Ayan ang dating bahay ninyo. Yan po? Oo, hindi mo na nga lang makikilala dahil malaki na iginanda. Iba na kasi may-ari na ipakongkreto na paggawa ng ikalawang palapag. At todo may pintura pa. Oh. Saan na po nakatira si na papa? Ha? Bakit? Hindi mo ba alam ang nangyari sa papa mo? Bakit po? Ano po ba nangyari kay papa? Namatay sa Saudi si Fred. Ho? Nasunog daw ang tinitira nilang bila. Nang iwi rito ang bangkay, hindi na binuksan ang ataol kasi nga sunog na sunog daw. Wala na si papa. Naglayas ka noon, hindi ba? Dahil minamaltrato ka ni Nona. Ayun, mga 3 buwan siguro, dumating na ang balitang namatay ng araw si Fred sa sunog. Hindi na pala kami magkikita ng papa ko. Oo nga. Puntod na lang niyang makikita mo. Ang mga kapatid ko sa ama. Nako, wala na akong balita. Iniwan nilang madrasta mo. Pero ang masugit na si Nona, andiyan lang doon sa may highway, pakalat-kalat. Ano ang ibig ninyo sabihin? Palibasa, masama ugali. Ayaw, nakarmas siya. Tinubuan ng bukol sa suso. Cancer daw. Huh? Ipinatanggal, kaya naisagla muna yung bahay ninyo bago tuluyang naipagbili. Ngayon, wala siyang bahay. At para may makain, namumulot siya ng mga plastik at karton saka ibinibenta sa junk shop. Ay nako, kahabag-habag,
kahit naging malupit siya sa'yo, eh, mababagbag din ang kalooban mo kapag nakita mo siya. Nawalang lahat ang kanyang kahambugan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Fred, eto na naman ako. Narito ako sa harap ng puntod mo. Pasensya ka na, ha? Isang maliit na kandila lang ang dala ko. Ni isang bulaklak, hindi kita maibili. Kasi kung alam mo lang, hirap na rin ako. Ah, kung maaari nga lang, gusto ko yung sumunod na rin sa iyo. Wala nang mawala ka. Kawindang-windang na ang buhay ko. Saka dito na lang ako natutulog. Ang bahay na naipundar mo, wala na, naibenta ko. Lola! Ha? Kapilo! Kayo pala. Eh, may kasama akong gustong dumalaw sa puntod ni Fred. Ay, sino ba siya? Ang anak ni Fred sa kanyang unang asawa, si Isabel. Ikaw? Si Isabel? Ako nga ho. Tumabi ho kayo dyan. Ilalagay ko sa harap ng puntod ni Papa itong bulaklak na dala ko. Ah, galit ka pa rin ba sa akin? Hindi lang ako galit sa inyo. Nasusuklam ako sa inyo! Ano sa palagay mo, Carol? Tinupad kaya ni Isabel ang pangako niya kay Itay? Kailangan to pa rin niya yun. Nangako siya sa isang mamamatay na. Noong naroon pa tayo sa Maynila, lihim din akong nagngingit-ngit sa inis kapag naririnig kong sinasaktan ni Aling Nona si Isabel. Abay, sino bang hindi? Eh, pati nga ako eh. At laking tuwa ko nang bigla na lang dumating dito noon si Isabel. Pinuna ni Isabel ang malaking kakulangan sa pagsasama natin. Kinumpleto niyang buhay nating mag-asawa. Patay na ang papa mo? Oo, Joseph. Matagal na pala. Mga 3 buwan daw mula nang maglayas ako, namatay din daw si papa sa sunog. Natupok daw yung vilang tinitirahan nila sa Saudi. Kaya pala, hindi man lang niya ako hinanap. Ang lungkot naman. Puntod na lamang ni papa ang nakita ko. Pero ano ba yung nicho? Semento lang yun na nilagyan ng lapid, ha? Tinalaw mong kanyang puntod? Oo. At inabutan ko doon ang dating madrasta ko. Basurera na siya. Nanlilimahid. Parang pulubi. At nang makita ko siya, nanariwa ang galit ko sa kanya. Akala ko ba... Nangako ako kay Lola Monching. Pero ang papa ko lang ang kaya kong patawarin, Joseph. Pero si Tita Nona, ramdam ko, nasusuklam pa rin ako sa kanya.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Isabel, mangako ka. Mangako ka. Mangako ka. Ah, Lola Manchi! Isabel. Isabel. Isabel, kumising ka. Isabel. Lolo. Lakas na sigaw mo. Tinawag mo si Lolo Manchi. Di kagalit sa akin si Lolo Monching. Hindi yung magagalit sa'yo. Mahal na mahal ka noon. Napanaginipan mo lang siya kasi sinusumbutan ka siguro ng konsensya mo. Kasi sumira ka sa pangako mo kay Lolo Monching. Para talagang hindi ko pa kayang patumarin si Tita noon. Ano bang kahilingan ng anak nating si Aya sa birthday niya? Hindi pa. Ang gusto niya, mamigay tayo ng panset at sandwich sa mga pulubi dyan sa may highway. Oo nga. At gusto ko rin naman, nakakaawa naman ang mga pulubing yun. Papakain ka sa mga pulubi. Papakitaan mo sila ng malasakit. Pero yung isang taong kahit naman papano ay nagkaroon ng kaugnayan sa buhay mo. Bakit hindi mo magawang limusan ang awa? May isang prinsipyong itinuro sa akin ng mga magulang ko, Isabel. Bago ka maging mabait sa ibang tao, maging mabait ka muna sa pamilya mo. Kapag hindi natin nagawa yan, ang lahat ng kawang-gawang gagawin natin ay puro paimbabaw lang. Butas-butas ako sin yung plastic na itinakip ko dito sa akin karito. Ay, kahirap matulog pag ganitong basa-basa pa itong kumot ko. Tapos ay umaambon-ambon pa. Ay, lalo ako magkakasakit nito. Kaganito ang buhay. Buti pa, pamatay na lang ako para tapos na. Tita Nona? May tumatawag sa akin na. Ay, sino ka ba? Eh, bakit mo ako tinatawag? Tita Nona, ako po ito, si Isabel. Isabel? Bumangon na po kayo dyan, maambon na po eh. Baka abutin kayo ng malakas na ulan dyan sa inyong kariton. Dito talaga ako natutulog. Ayun pong kotse namin. Naghihintay sa atin ang asawa ko. Isasama ko na po kayo. Ipagagamot ko kayo. At doon na po kayo sa amin titira. Hindi niyo po kailangan tumira sa lansangan. Sasama mo ko? Tutulungan mo sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo. Masakit po talaga ang mga ginawa ninyo sa akin. Pero naisip ko rin po, iyon ang naging daan para mapunta ako sa isang lugar na makakatagpo ako ng mga taong mag-aaruga sa akin. At higit po sa lahat, yun din ang naging daan para makilala ko ang lalaking mamahalin ako at bibigyan ng magandang buhay. Natutuhan ko po. Lahat palang pangyayari sa buhay natin ay may rason. Tayo na po. Tayo na po.
sa ginawa mong ito. Para akong binigyan ng mag-asawang sampahan. Iyakin ako sa sarili ko, Isabel. Hindi ako natadana. Tahan na po. Tama po ang asawa ko. Kapag pinatawad ko kayo, ang sarili ko rin ang bibigyan ko ng pabor. Kasi makakalaya na ako sa galit na nagpapabigat sa dibdib ko. Magkakasama na po ulit tayo. At sama-sama ulit tayong tatanaw sa pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan na alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatan. Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo po naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap ay sina Susan Robles, Olive Madridejos, Bobby Cruz, Phil Cruz, Dante Castro, at si Chiquit Amor sa papel na Isabel. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Ben Mercado. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.